Hey guys, natutulungan ko kayo kung paano malaman kung mabaho ang utot nyo. Unang-una, dapat yung tandaan. Kailangan maramdaman nyo kung palabas na ang utot nyo. Kasi mahirap talaga malaman yun eh. Mahirap tsempohan. Ngayon, kailangan nasa tamang panahon. Okay? So, dapat nasa tamang lugar ka rin. Pagka naramdaman mong malapit ka ng mautot. Ganito lang yan. Once na naramdaman medyo kumulog na yung tiyan nyo, medyo kumulo na, ayan, ibig sabihin malapit na siya. So, pababa na yung hangin. So, dapat aantayin mo na yan. So, pumunta ka na sa pwesto, sa isang lugar, na hindi ka kita ng maraming tao. Siyempre, aamuin mo nga yung utot mo eh. So, nakakahiya yun. Ngayon, ang purpose naman kung bakit taamuin mo yung utot mo, para malaman mo lang kung mabaho, diba? Para kung medyo hindi naman maamoy, kahit maraming tao, okay lang umutot ka. So, ayan na. Pagka napapautot ka na, make sure yung kamay mo is saradong sarado. Ha? Ngayon, ganito ang pagkabukas ng kamay mo. Oh. Ganito lang ang bukas niya. Yan. Yan po. Ganyan. Ngayon, pag nararamdam mo palabas na siya, make sure hindi ka rin natatae. Yung alam mong walang sasabit. Okay? Kasi pagka may sumabit, dapat banyo ng diretso mo niyan. Ha? So, kailangan make sure na walang kapatid, walang kasama, walang tropa. Okay? So, eto, lagay mo na sa labasan ng utot, yan, ganyan. At kailangan, eksaktong paglabas niya, isasaram mo agad. Okay? So, like this. Paglabas niya, make sure na walang butas. Okay? Make sure na saradong-sarado yung kamay nyo. Okay? Yan, ganyan. Sarado. Kailangan, siguro, make sure walang butas. Kasi pag may butas yan, bago nyo pa maamoy, nakawala na siya. Okay? Make sure, paghawak nyo na ganyan, hindi nyo mapipiga. Kasi once na mapiga nyo, sisingaw din siya. Kahit saradong sarado, hindi nyo mapipigilan yung pagsingaw ng utot nyo. Okay? So, ito ang pinakamahirap na part. Kasi, aamin mo nga eh. Kailangan gusto malaman kung may amoy hindi. So, kailangan mo muna ma-determine kung may pang-amoy ka ba. Kasi minsan, barado ilong natin, may sipon, kaya hindi natin malaman kung may pang-amoy. So, before tayo umutot, okay? Maramdaman pa lang natin na medyo kumukulog na yung tiyan natin. Try natin umamoy ng pabango or something. Huwag tayo ng kamay, yung sabon, amoyin natin. Pag yan amoy mo, it's okay naman. May pangamoy ka pa. Pag wala, magpatingin ka na sa doktor, diba? Okay, so, eto na. Hawak mo na. Nasa kamay mo na. Ha? Nasa kamay mo na. Ang premyo. And, pisingutin mo na. Make sure ang pagsingot mo is mabilisan lang. Kasi mawawala talaga yung amoy niya. Kahit anong gawin mo, sisingaw at sisingaw siya. So, make sure mabilis lang. At siguro din mong matitake mo talaga lahat. Okay? So, yung unang checklist, di ba? Kailangan may pangamoy ka. Pangalawa, kailangan nasa loob mo nga talaga siya lahat. So, once na mahigop mo na, malalaman mo na. Kasi alam mo naman sa sarili mo na pangamoy ka. So, pag singot mo na ang utot mo, alam mo na kung mabaho o hindi, di ba? So, pag hindi, so kahit marami pang tao sa gilid mo, pwede ka nang bumuga.